walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Saan ba tayo? Doon sa kwento, di ba? Paanong nagkaroon ng kaugnayan yung Napolcom sa kwento ko, di ba? Eh kasi napag-uusapan natin itong itong pulis na nahatulan, ha? Eh, hindi ito dahil sa pagsisikap ng pulis. Ito'y dahil sa nag-viral ito, ha? Merong yung mga kamag-anakan ang kumuha, yung mga testigo mismo naging testigo dito sa kasong ito at yung pong hukuman, di ba? Pero ang pulis ay malang masyadong ano yan eh. Yung ustisya gumagana kapag ka, ano, pagka yun, kung hindi nag-viral yun eh, masasabi mo bang gagana ang ustisya? Eh, nasasabi mo lang yan. Para kang nagke-credit grabbing yan sa husgado. Husgado humatol nito, hindi naman kayo eh. Ang lumitis dyan, hukuman eh. Hindi ba? Oh. Ngayon, kung gusto mong patunayan yan, di, isubmit mo yung mga ebidensya doon sa ICC na hinihingi ng ICC. Di ba? Oh. Tungkol sa maramihang pagpatay laban sa inyong mamamayan na dapat ay pinoproteksyonan ninyo. Oh, sabi, isipin mo, nagpe-press release si Eliasar, hindi naman siya, wala man siyang kaugnayan doon. Di ba? Wala ka namang kaugnayan yan eh. Nangyari yan. Hindi pa ikaw ang chief PNP. Di ba? Oh, eh, dapat ang mag-press release dyan yung pamilya. Oh, mga kaibigan. Eh, ngayon, kaya ako naikwento ito, hindi mo naman maasahan yan na Polcom eh. Di sana, mga kaibigan eh, maraming naparusahan sa injustice yung human rights violation doon sa mga pulis na nag-abuso. Gumagana ba? Hindi gumagana. Yung pulis hindi gumagana. Ngayon, ano tawag mo rito? Nung araw, eto ha, hindi yung hapon nga, dahil sa naging malapit sa akin yung naging boss ko, yung amo ko, eh sabi niya, sige na nga, nung malapit na akong umuwi, sasama ako umuwi sa iyo, pero hindi dahil sa para mabawi yung aking mga kagamitan. Ha? Hindi ko na inaasahang mababalik yun. Pero sasama ako sa iyo, alang-alang sa pagkakaibigan natin. Dumaan pa kami ng Korea eh. Korea kami. Ang pangit pa ng Korea nun. Ano bang taon yun? 79 siguro yun eh. Mga kaibigan eh. So ngayon, bumalik kami rito. At pagka-check-in niya sa hotel, ay umuwi lang ako ng bahay. Sabi ko, pupunta tayo. Ah, kinabukasan, lalakad tayo bukas. Magpapahinga lang tayo. Pupunta tayo dun sa aking lolo. Sabi ko sa kanya, sa Napolcom para, punta muna tayo sa pulis. Tapos, may pupuntahan tayo ako. At kinabukasan, nagpunta kami sa Western Police District. Kasi naibigay niya pangalan sa akin nung pinagsumbungan niya eh. Yung theft and robbery, yung chief ng theft and robbery section at that time, si Juan, major pa lang yata si Bobby Barbers noon eh. O kapitan. Kapitan? Oho, kasi ano lang eh. Tape and robbery section lang yun eh. Dati mga kapitan lang ang namumuno dyan. O, si Bobby. E di, ano, pinuntahan namin. Di ko pa kilala si Bobby Barbers noon eh. E ngayon, sabi niya, naku, matagal nang nangyari anya yan eh. Pero, nasa amin yung police report. Sabing ganon. Alam, matagal nang nangyari yan. Imposible na nating mahanap yan at mabawi yung mga ninakaw sa kanya, sabi niya ganun.
Ah, ganun ho ba? O sige po, di magpapaalam na po kami. O sige, Anya, mabait naman si Barbers kausap. Ay ngayon, dumiretso kami. Pagkagaling na pagkagaling namin doon, nagpunta kami sa opisina nung aking lolo na ninong ko rin sa kasal. Inunta namin. Eh, commissioner yun eh. Oh, sabi niya ganoon. Eh, galing ka raw sa Japan ah. Opo. Ito, may pasalubong akong konti sa inyo. Alam niyo, Ilocano yun eh. Makunat yung mga yan eh. Diba? Pero sila, appreciated nila kahit na anong maliit na bagay. Yun ang kaibahan. Yung mga lumang tao yan eh. Eh, naging boss pa nga ni Enrile nung araw yan eh. Eh, kung tawagin nila, yung constable nung gera yata yun. Ha? Naging boss ni Enrile yun, yung lolo ko. Ang pangalan nun, si Commissioner Alejo Kuntapay. Eh, alam niyo yun, parang ano rin yun eh, anak din sa labas yun, kaya ang apelyido niya ay Kuntapay. Pero ang talagang apelyido niya sana, illegitimate siya eh. Karag, oh, mga kaibigan. Kaya yan, merong kapatid yan. Half-brother niya, yung si Commissioner Karag din, ang Napolcom din. Lolo ni Kwan yun eh. Ni Ali Soto yun eh. Mga kaibigan eh. Kaya kamag-anak namin yan si Kwan eh. Hindi lang ako, hindi ko lang kilala yan personally. Pero Karag ang apelido niyan, si Ali Soto. Eh Soto, dahil napangasawa niya yung kapatid ni Tito Soto, di ba? Sa madalit sabi, kausap namin yung aking lolo. Sinabi ko ngayon na itong kaibigan ko ay nanakawan ho dito sa Maynila ng nung ganito. Eh, may hawak ho ng kaso, galing na ho kami ron, pinuntahan namin si Captain Barbers dahil para ma-verifika. Ang sabi ho sa akin ni Barbers, imposible na raw na ma-recover pa at Ah, si Bobby ba? Sabing ganon. Eh, bata natin yan. Kasi si Bobby Barbers, mayroong panahon na na-dismiss yan from the service. At nung ma-dismiss siya sa servisyo, yun ang kumuha sa kanya, yung lolo ko, na magtrabaho sa Napolcom. Oh. Later on, nag-aral pa nga ng law si Barbers eh. Nung yan ni Colonel na o Major. Kumuha ng law yan nung makabalik siya sa servisyo. Hindi alam ni Bobby Barbers na meron akong kamag-anak dun sa Napolcom, mataas na opisyal. Ang ginawa nung lolo ko, sabi niya, tinawagan niyo sekretary sa intercom, tawagan mo si Barbers, si Bobby. Di tinawagan, kinausap, Bobby, ay, galing yung apo ko dyan eh. May kasamang Japanese. Sige, papupuntahin ko dyan ha. Binaba na yung telepono. Pagkatapos sabi nung lolo ko, pumunta na kayo doon. At sa, inaantay ka ni Barbers. Bumalik kami. Iba na tono ni Barbers doon sa una. Ang sabi niya, ganito na lang, sabing ganun. Ipahanap ko yung tao. Ha? Nasa Pangasinan pala eh, yung tao, taga Pangasinan. Sipin mo yun, anim na buwang pagitan na nangyari, ha? E di sabi, bumalik ka bukas. Bumalik kami kinabukasan. Nilabas ni Barbers yung rilos. At saka yung mamahaling lighter eh, silver eh, yung Dunhill. Mga kaibigan. Baka lain ninyong halos lumundag sa tuwa yung hapon. Hindi niya akalain at hindi na niya inaasahang mababalik sa kanya yung alahas niya na nawala. Hindi bali na raw yung pera. Yun daw rilos. Napaka-importante sa kanya noon. Eh siyempre, gold yun eh. Mga kaibigan eh. So, lumulundag sa tuwa. Sabi, yung pera hindi na natin makukuha yun dahil
Alam mo na, pera yan, nauubos yan. Diba? Ay, ganon, ganon. Sa tuwa nung hapon, sabi nung hapon, pwede ba nating anyayaan niya si Kapitan Sakwan? Sa imbitahin natin kumain. Eh, gusto pa nung hapon, bigyan siya ng pera. Hindi ko, sabi ko, eh, baka hindi tanggapin yan eh. Eh, ngayon, kumain kami yung pinakamasarap na Japanese restaurant nung araw dito, yung puro sato dyan, oh, sa tapat ng cultural center. Yan ang pinaka-authentic na Japanese restaurant dito nung araw. Ang tagal niyan, di ba? Ngayon, eh, doon, sabi nung hapon, tanongin mo siya kung ano gusto niya. Pagbalik ko ng Japan, eh, riregaluhan ko siya. Babalik ulit ako dito para mairegalo ko sa kanya. Eh, ano-ano, sinabi. Eh, binigay naman nung hapon yung mga regalo na yon pagkatapos nun. Yun ang sinasabi natin. Hindi katulad nung araw, mga kaibigan, pwede. Marami kang, maraming, ano eh, maraming pwedeng gawin eh. Alam niyo ko, may mga natulungan din akong pulis ha, dyan sa Napolcom na, halimbawa, gustong mag-exam. Eh, ako, nahiya akong lumapit kahit kamag-anak ko eh. Eh, nung bumalik ako ron, eh, may lumapit sa akin. Gusto lang makakuha ng eksamen. Silang mga pulis. Eh, sabi ko eh, naku, ito susubukan natin. Talagang di ako tinatantanan ng mga tao na pumupunta sa bahay ko. Eh, sinamahan ko ngayon. Nagkataon wala yung lolo ko. Ha? Eh pagkatapos nakita ko nakatambay ako ron. Nakita ko yung pangalan sa ano sa table, yung table sign. Ang pangalan ng apelyido ron ay Karag. Ha? Sabi ko kamag-anak ko sigurado to, wala namang ganyang apelyido na hindi namin kamag-anak. Eh di may taong lalaki, sabi anong kailangan nyo? Sumisilip kasi ko eh. Sabi ko kamag-anak ko yan eh. Lolo ko yan eh, sabi kong ganun. Eh, sabi niya, ganun ba? Oo, ito ka ako, ID ko, tingnan mo pangalan ko. Eh di, sabi niya, yung puntahan mo, mabait yan. Eh, pinuntahan ko, nagpakilala ngayon ako. Eh, sabik sa kamag-anak? Ha? Oh, sabi niya, sabi ko, ganito, kamag-anak ko doon, lolo ko si ganito doon. Pati yan, si Commissioner Kuntapay. Ganun ba? Sabi nga noon eh, magkamag-anak nga tayo, kaya lang, ako anya, dito pinanganak. Dito ako nakatira sa Laguna. Oh, hindi siya sa Cagayan pinanganak, sa Laguna. Sa Laguna siya lumaki, mga kaibigan. Kapatid yun ni, ano, ang pangalan niya tanong, Vicente Karag eh. Oh, pagkatapos nga noon eh, sabi ko eh, meron, bakit ka nandito? Eh, may kasama ho ako eh na... Tapos na raw pala ho ang examination eh sa kwan, police. O sige, baka na, papuntay mo rito, tawagin mo. Pabibigyan natin ng examination. Binigyan eh, mga kaibigan eh. O, pagkatapos noon eh, sabi ko eh, iimbitahin ko kayo ha, babalik ko ako dito kasi kumakanta pa ako noon eh. Meron kami show dyan sa Eduardo's, yung sa Ross Boulevard. O eh, bigyan ko ng ticket. Dumating yun, tuwan-tuwa yun. Natagpuan niya yung mga kamag-anak niya dito. Kasi walang Karag dito eh, puro nasa Cagayan eh. Mga kaibigan, nung mga panahon na yun. So naikukwento ko lang sa inyo. Dahil tayo, eh, hindi tayo sumangkot sa anumang mga katarantaduhan na katulad ng iba. O baka gusto niyo, hindi lang yan, ha? Meron pa no, mga general. Kaya takot tayo sa ano eh, sa kalukuhan eh. Ha? Nagkaedad tayo na hindi tayo sumasangkot sa kalukuhan. Nakatulad nung iba na anak lang ng barangay kapitan, eh, akala mo kung sino. Anak ng pulis eh, walang hiya rin. Di ba, mga kaibigan? Eh no, yung mga general. Ha? Sinasabi lang natin, kaya... Dapat ang mga ano ngayon, huwag nyo ipagmalakihan yung mga ganyan-ganyan, di ba? Makasisira pa kayo dyan eh. Yun ang iniisip ko eh, yung makakasira ka pa sa kanila eh. Kung gagawa ka ng katarantaduhan eh, di ba? Pero mga kaibigan, kung
gusto mo mag-abuso, pwede, di ba? Eh lalo nung panahon na yun, martial law yun. Bueno, kung saan tayo napunta, binabahagi lang natin ang ating mga naging eksperyensya. Paano natin nakilala si Barber simula. Kaya nung ako'y nasa media na, magkakilala na kami ni Barbers. Mabait sa akin yun eh, si Bobby Barbers. Hilig lang niya, kantahan-kantahan. Hindi naman ganong umiinom yan. Kain ang hilig ni Bobby Barbers. Mga kaibigan. Yan si Barbers ha, naging matapat din kay Mayor Lim yan. Hindi niya nakalimutan si Lim. Kasi naging experience ni Barbers kay Mayor Lim. Yan si Barbers noon, kaya nga na dismiss sa pulisyan, hinuli yan ni Mayor Alfredo Lim nung si Lim ay kernel pa lang, mga kaibigan. Si Barbers noon may pagkaloko nung kabataan, ha? Na pulisyan. Hawak niya ng ermita eh, magulo sa ermita si Barbers. Mga kaibigan, maraming baril, ha? Walang humuhuli. Bakit? Pamangkin ni ano yan eh, ni Kano eh. Ni General James Barbers na naging hepe ng Manila ng Western Police District, di ba? Ng Manila Police. Hinuli yan ni Lim. Kaya merong hinanakit yan eh, si James Barbers kay Mayor Lim. Pero tignan ninyo si Lim. Komo nakita niya, hinuli yan, no, nasa club. Walang makapagpalabas kay Barbers. Walang pulis na makapasok doon sa isang bar. Nandun si Barbers, itinawag na ng gugulo doon. May mga armas. Pinasuko ni Mayor Lim yan. Ngayon, nung si Barbers naging pulis, tingnan ninyo ha. Maganda rin ang ugali nung taong yun, si Bobby Barbers. Hindi niya nakalimutan ang ginawa ni Mayor Lim sa kanya. Di ba inuli siya? Pero nung si Lim ay naging hepe ng Manila Police, ng Western Police District, naging district director, ibang administrasyon na, di ba, kay Cory na. Yung tapos na yung administrasyon ng Chuhi niya eh. At yung kay Cabrera, sumunod. Yung huli, si Cabrera yun, si Ninyo Mulak. Ngayon, isa sa binigyan ni Mayor Lim ng pwesto sa Manila Police, si Barbers. Mga kaibigan, ipinwesto yan ni Mayor Lim. Hanggang sa nung si Mayor Lim ay maitalagang NBI director, si Barbers umalis sa Maynila, sa Manila Police, at doon sumama kay Mayor Lim sa NBI, mga kaibigan. Kwento nga nun eh, di ba yung, nandun pa nga yata ako eh, nakaupo ko rin sa opisina ni Barbers eh, biglang may sumilip eh. Tauhan ni Totoy Jokno, si Jokno na nun. Kaibigan ko rin yun, si Totoy Jokno. Siya na ang director eh. Sabi nung tao, sir, pinatatawag ko kayo ni General. Sabi ni Barbers, sinong General? Si General Jokno. Sabihin mo sa kanya, kung sino may kailangan siya pumunta rito. Dinig na dinig ko eh, mga kaibigan eh. Ha? Nandun ako sa harap eh. Pagkatapos, ayaw pala ni Barbers kay Jokno. Kaya ang ginawa niya, umalis siya sa Maynila, sa pulis. Nag-request kay Mayor Lim na mapa-detail siya ron sa MBI. Kaya yun, napunta, di ba? Sila nga ang umaresto kay Juan, kay Dom Pepe Oyson. Yan si General Robert Bobby Barbers. Yan. Yan ang ano. Kaya ako bumilib dyan. Kasi nung yan naging congressman. Di ba? Naging congressman. Si Lim eh, director lang eh. Ng MBI eh. Mga kaibigan. Tapos,
Eh, isang araw, meron kaming isinagawang kwan eh, yung pagtulong sa publiko, yung public assistance. Ito'y mahal na araw. Pag mahal na araw, ang tatay ko mahilig sa ganyan, yung civic action activities. Nagtayo kami ng tent sa Tagaytay. Meron kaming kasamang mga mekaniko ha, na nakakaintindi sa troubleshooting, at saka kasama rin kami ng marunong ng first aid ha, para mag-assist sa sino mang mangangailangan ng tulong. Oh, emitent. Nakita ni Barbers yung pangalan ng grupo namin. Alam niya eh, huminto si Barbers doon sa harap noon. Congressman na yan ha. Sabi ni, eh, nakita lang kami, binati kami, bumaba pa, sabi. Eh, sabi ng father ko, saan ba ang punta mo? Eh, alam mo itong si, ano, itong boss natin, si Mayor Lim ngayon. Sipin mo, congressman na ako, inutusan pa ako. Yung pala, nautusan siya. Kaya bilib ako dyan eh, mga kaibigan kay Barbers na yan. Hanggang sa kahuli-huli ang sandali ng kanyang buhay. Kaya yung tinanaw niya yung kilim mo, sipin mo yung siguro siya may hinanakit dati, di ba? Pero hindi niya akalain na nung magkapwesto si Alfredo Lim, eh, siya ang isa sa mga kauna-unahang pinagtiwalaan, mga kaibigan, na mabigyan ng posisyon. At doon na nagsimula ang pagsikat ng karir ni Bobby Barbers. Mga kaibigan, nung siya ay napasama kay Mayor Alfredo Lim. Ganun po eh, mga kwento-kwento. Eh kaya nga itong mga ngayon, wala eh, mga pulis ngayon eh, napakalayo. Mas magaling pa Boy Scout eh. Ha? Itong mga ito, alam nyo kung meron kayong Netflix, yung mga nanonood ng Netflix, may nag-text sa akin kaibigan natin kanina, Kwan, panoorin mo niya ito. Tinignan ko. Documentary. Ha? Ito'y ang pamagat, How to Become a Tyrant. Panoorin niyo yan. Ako'y nasa may ano pa lang eh, mga nakakatatlong ano pa lang ako eh, episode. Nandun pa lang ako, babalikan ko kay Kwan, kay sino ba yung sumunod? Ha, pagkatapos ni Kadapi, ha? Yung ano na 'yon, yung episode na 'yon. Panoorin niyo, Latyan Diktador, simula kay Hitler, kay Lenin, ha? Mga kaibigan, kay Idi Amin, lahat ng diktador, ha? Nandun sa documentary na 'yon. Bawat diktador merong episode na nakaukol sa kanila yung pagdokumento para malaman ninyo kasaysayan. Pag napanood nyo ito, nandun pa lang kayo sa inabot ko yung kay Muammar Gaddafi, ha? Kay Colonel Kadako. Di ba nagpunta si Imelda nung araw sa Libya? Yung ginagawa nila para may magpropaganda sa kanila, mga kaibigan. Mabuti hindi natuloy eh. Kasi ilang araw nung malapit na kaming umalis, baya kalahin ninyo, binomba yung Libya, patay yung anak yata ni Gaddafi o manugang niya, mga kaibigan. Ngayon, sa madalit sabi, dyan makikita ninyo, iisa ang mentalidad ni Digong Gaddafi, ni Digong nyo, ha? Dun sa mga diktador. At malalaman ninyo kung ano ang mga klase ng isipan nila, talagang makikita mo eh sa ginawa, sa mga pangyayari. Iisang istorya hanggang kay, ewan ko kung nandun si Marcos. Sa mga hindi na inabot at umaasa lamang sa mga kwentuhan, sa mga sabi-sabi. At pag ang nakausap mo, siyempre yung hindi kapanalig, hindi siya kapanalig siya ng dati, o kaya kontra siya kay Nino, eh siyempre, iba kwento nun, di ba? Mabuti na yung dalawa ang kwento. At ako, mas naniniwala dito kay Ninoy, sapagkat itong si Ninoy ay nagdusa ito eh.
Ang ganda, hindi ho ba? Kaya natin pinarinig yun, yung gitna hanggang sa huling bahagi ng kanyang talumpati ni dating Senador Aquino. Yun po, mga kaibigan, hindi natin narinig dun sa ibang tape na una nating naiparinig sa inyo. Maanga ako eh, mga kaibigan eh, dahil sabi niya noong 73, kung gusto kong lumaya, pwede na eh. Pinuntahan ako, kinausap ako. Endorse mo yung New Society. Kung ayaw mo naman, sumulat ka na lang, humingi ka ng tawad. O kung ayaw mo naman, ayan ang telepono, ibulong mo na lang, tawagan mo si Marcos. Eh hindi ho siya nag-ano, sa kabila na gusto niya ring ma-enjoy, ha? Ang company ng kanyang pamilya, mga kaibigan, eh nanindigan siya, ha, na wala siyang ginawang mali. Sabi niya, tao lang ako eh, para matukso, di ba? Oh, matemp. Mga kaibigan, sabi niya doon sa alok sa kanya. Diba, naikwento ko sa inyo yung kami ni dating Chairman Manuling Murato, nagkita kami sa paanyaya niya na nagbibigay siya ng pera sa akin na aking tinanggihan. Eh parang ganun yung tagpo eh. Alam niyo kung bakit? Gustong-gusto ko yung pera nung oras na yun. Dahil wala akong pera. Kailangan ko rin ng pera. Pero hindi, ano ho eh, nanindigan na lang ako na huwag tumanggap ng pera. Lalo na merong kaming nakaraang hindi magandang relasyon, di ba? Galit sa akin, matagal, nagtanim. Ito, tignan ninyo. Yung mga public official, hindi, ito muna yung kay Ninoy. Yung pinirmahan niyang kwan, yung pinirmahan ni Marcos na preventive detention na wala ka pang ginagawa ni baka mali pa nga sabi ni Senador Aquino ron eh, kasi sabi niya iniisip mo pa lang eh kulong ka na eh dito ho eh, hindi mo pa iniisip, pwede nang gawin sa iyo yan dun sa anti-terror bill, mga kaibigan. Yan din yun eh. Bakit? Mapapansin ninyo yung ugali, ha? At pag-iisip ng isang diktador. Eh ganyan din ang nakikita natin ngayon. Lalo na kung inyong mapapanood yung pong sinasabi natin kaninang how to become a tyrant, a dictator. Ha? Ang pamagat kasi noon, tyrant, pero ang equivalent noon is dictator. Hindi ho ba, mga kaibigan? So, ano ho eh, mga kaibigan eh, ha? Ako'y hindi ko mapigilan ang aking paghanga, ang lubos na paghanga kay Ninoy Aquino. Ha? Meron pa bang leader ngayon na ganyan, mga kaibigan? Maaring hindi nagsasalita ng katulad ng kasing husay magsalita at bumigkas ni dating Senador Benigno Aquino Jr. Pero meron, ha, sa hanay ng mga nakikita nating kakandidato ngayon. Eh hindi man niya kayang gawin yung talent ni Ninoy sa pagsasalita, mga kaibigan. Eh siya naman, na ipakikita niya ito sa gawa. Sino yan? Si Vice President Lenny Robredo. Alam nga namang yung author ng anti-terror bill ang gagawa niyan. Eh siya gumawa ng anti-terror bill na katumbas din ng preventive detention na pinirmahan ni na presidential decree ni Marcos. Na basta sinabi, ang nakalagay kasi, nakadepende, ha, sa judgment, sa hatol ng presidente at ng prime minister. Eh siya pareho yun. Presidente na, prime minister pa. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kung sabihin niya, kung ano sabihin niya, yun ang hatol niya, abay, pwede kang makulong. Ikaw, ha, ano ka, magpapasabog ka halimbawa, sasabihin sa'yo, yun ang akusasyon sa'yo. Ikaw ay komunista.
sasabihin sa'yo, oh, hindi ka naman komunista. Mga kaibigan, hindi ka naman magpapasabog na hindi mo pa nga naisip, pero pwede ka nang ikulong. Di ba ganyan-ganyan ang nakakahawig yan itong anti-terror bill? Bakit? Kasi iisa ang mentality. Iisa ang takbo ng isipan. Itong mga pinaplano ngayon, itong mga pakulo na ginagawa ngayon, tatakbo, hindi tatakbo, sila rin ang mauupo. Lahat ng yan, makikita mo yan. Yan ang mentalidad ng isang diktador na naniniwalang siya lang ang magaling. Mga kaibigan, kung tawagin ni ano yun, narcissist. Ha? Yan ang ugali. Ugali na talaga yan. Kaya madali mong madidetect kung sino yung may tendency na gawin yan. Di lalo na. Ha? Kung yan ay magkakamali pa tayo sa darating na halalan na iboto yun ding mga tao, ha, na ang alam, pagkakaintindi natin eh, magbibigay ng proteksyon sa kanya kung hindi man siya. Na ang layunin ng pagtakbong vice president, eh para siya rin. Hindi na sila mawala sa pwesto, mga kaibigan. Tingnan ninyo mga tao, ha, lalo ang klase ng mga politiko ngayon, ha, banggit na nga natin sa nakaraan. Nung araw, nung okay pa media rito sa Pilipinas at marami pa ang matitino, ha? Hindi pa napapasok ito ng mga sindikato, itong profession ng media. Mga kaibigan eh, maayos pa sana sapagkat nung araw pagka nagsalita ka, nagsulat ka sa dyaryo, nagsalita ka sa radyo, nabanggit mo yung kanilang mga ginagawa. Ha? Na tinalakay mo yung kanilang mga, halimbawa, panukala nila o kaya pinatutupad nila. Ano na yon? Kinikilala na nila yon, yung pagbanggit mo sa pangalan nila na hindi mo sila, hindi mo naman sila binabanatan, kundi yung dinidiscuss mo yung kanilang mga ginagawa, patungkol sa kanilang ginagawa. Yan, magpapasalamat yan, mga kaibigan. Malayo ka pa, kahit hindi mo sila personal na kakilala. Nasabi, yan, anya, yung nasa radyo si Persila. Ayan ba? Lalapitan ka pa niyan eh. Asan ang cheat niyan? Babayaran ko na. Ganyan yan, nung araw. Eh ngayon, hindi na ho. Ni walang marunong tumanaw ng utang na loob. Tingnan ninyo to. Pagka nabanggit mo ang masama nilang ginagawa. Nung araw yan, si May Lopez, napakamaginoon yan. Lagi kong pinupuna yan sa aking programa nung siya'y naitalagang OIC Mayor ng Maynila at naging elected mayor ng Manila. Pero alam nyo, napakamaginoon noon. Yun ay talagang seasoned politician. At hindi siya nagagalit na personal sa mga pagbatikos. Ang sinisikap niya ay magkaroon siya ng pagkakataong makapagpaliwanag sa iyo. Yun lang. Kahit hindi mo siya pinagpapaliwanag, yun ang inaantay niya na sa iyo. Pero kahit saan ka niya makita, hindi ka makakarinig ng sumbat. Kundi parang magkaibigan kayo pag nagkita kayo. Yun ang isang maipupuri ko kay dating Manila Mayor Mel Lopez, mga kaibigan. Yun talagang mga kwan eh. Mga dating uri ng mga politiko meron tayo. Hindi katulad ngayon, pagka napuna mo eh. Galit na eh. Yung mga katulad niyan, yung si Mayor Lim, naku po. Hindi ba may kinuwento ko sa inyong isang tagpo na akala ko nakalimutan na ni Mayor Lim yun sa Tagal? Hindi pala nakakalimot. Sabi niya, ayan na niya si Percio. Kasi napag-uusapan namin yung mga libel case. Ano may sinama ako sa kanya na na prosecutor ng DOJ. Dahil may gustong ilapit na makatakbo yung kapatid sa eleksyon sa ticket ni Mayor Lim. Eh ngayon,
sinamahan ko yun. Nagkwentuhan kami, sabi ko ito kasi, kaya kami nagkakilala dahil sa siya ho'y nakapagpayo sa akin nung araw kung anong gagawin ko para ako maabsuelto sa aking kasong libel. Tinuruan ako tinanaw kong utang na loob yun. At yun nga, bilang pagtanaw ng utang na loob, nung ako'y natawagan, ginawan ko ng paraan, makaharap nila si Mayor Lim. Senador si Lim noon, senador. Sabi ni Lim, anong libel? Ako, nakita mo ba yan, Anya? Yan si Percy. Nung araw, kung banatan ako niya, araw-araw, dinimanda ba kita? Sabi ni Mayor Lim, Yan yung first incumbency niya, yung tinutukoy niya. Yung una niyang pagiging mayor, 92. Hanggang sa mag-resign siya dahil tumakbong presidente. Alam niya yun Hindi niya, pero wala siyang sa harap nga namin, di ba? May okasyon birthday ko yata nagsalita si Mayor Lim. Ang tinalakay din, libel Sabi, sino? Yung mga, nagmura Yung mga pulis, minumura. Sabi kayo ayokong mababalita, nagdidemanda kayo ng media. Habing gano'n, kasi pulis si Mayor Lim, di ba? Pero totoo sinasabi niya, ni minsan, wala kang mababalita, media na inapi o kaya ginipit ni Mayor Alfredo Lim. Kita ninyo ito, tutuloy ko na to hanggang alas 12. Nabanggit ko sa inyo kanina itong ating naisulat, 7 taon ang nakakaraan halos. Nasa dyaryo ngayon. O bukas lalabas ito sa dyaryo. O lumabas na, may sagot na si Isko mga kaibigan Ito, nag-audit ang Commission on Audit. Ang sinasabi nila, ito raw kasunduan, joint venture agreement na pinasok ng local government ng Manila noong 2014 dito sa pribadong kumpanya na B. Brown Abitum Philippines Incorporated. Isang dialysis firm o isang kumpanya ng dialysis. Ano raw ito? Disadvantageous para sa Maynila. Ibig sabihin, lugi ang Maynila rito. Ha? Ayon yan sa Commission on Audit. Simo, 2014 ito. Ha? Ayon ho sa audit report ng COA 2020, ni-review nila yung joint venture agreement na yan. At para malaman kung yung 15 taong contract na yan nung nakaraang administrasyon, sino nakaupo noon 2014? Di ba si Erap? Ngayon, si Erap ang mayor dyan. Ito, binanatan ko sa dyaryo ito Inilabas ko ito sa aking column. Katunayan, tatlong beses na tinalakay ko ito sa aking kolom dahil nakita ko yung merong anomalous itong contract na ito. Unang-una, isa itong pribadong kumpanya na mag-uopisina sa ospital na ang may-ari ay gobyerno ng Maynila. Bali ba, yung Gat Andres Bonifacio, dyan tinayo yan Nagtayo sila ng facilities dyan. Ngayon, kinu-question na dito sa kasunduan daw na ito, kasama dito yung magbibigay daw itong kumpanyang ito ng 20% discount sa BBAPI. Ito yung kumpanya, Itong Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Nagpatayo niyang ospital na yan, si Mayor Lim. Binaboy ni Erap yan Mga kaibigan, lahat pinagkapirahan yung mga pasyente, bibigyan ng discount. Pero sabi ng COA, problematic yung kasunduan. Dahil itong ospital ay district hospital na isang service-oriented. Ibig sabihin nun, ito'y libre itong ospital na ito.
mga kaibigan eh. Service-oriented institution. Hindi ito negosyo. Ha? Not one that seeks profits, sabi ng COA. Oh, kita ninyo. Ha? Ito, basahin ko yung sagot ni Isko Moreno, ha? Ng opisina ni Isko Moreno. Niliwanag daw, ha? Ang sabi, the city government of Manila on Thursday clarified that it was Mayor Isko Moreno government that ordered an audit of a supply contract with dialysis service provider B. Brown Abitum Philippines for possible irregularities. Ipinagutos daw to ni Mayor Isko Moreno. Huwag naman magagalit ha. Eto, kung dininig tayo nung, kung pinakinggan nila tayo nung 2014, 2015, lumabas din yan, 2014, 15, 16 sa aking column. Hindi ba malaking serbisyo sana ang nagawa namin pare-pareho? Serbisyo yun sa akin eh. Pagmamalasakit yun eh. Hindi ba? Para mapangalagaan ang interest ng city government. Laban sa mga, eh, kasi ERAP eh, mandurugas talaga si ERAP. Tagang certified magnanakaw mandarambong yan eh. Convicted eh, mga kaibigan eh. Kaya lahat ng sinabi natin, no, magnanakaw yan. Nagnakaw eh. Hindi ba? O, ano sabi rito? Moreno's chief of staff, Cesar Chavez. O, ito yung station manager ng isang impilan. Doon laging top-notcher si Isko sa survey. Siya, pa, siya ang chief of staff ni Isko. Nagsabi na ang city government ay hindi raw nabayaran nitong BB o hindi raw nagbayad ng claim o ng sinisingil sa kanila para sa dialysis supplies na nagkakahalaga ng 53.8 million. Ha? Dahil wala itong maipakita na basihan para sa babayaran sa kanila. Unang-una eh, hindi ka kasi taga Maynila, Cesar Chavez eh. Oh, kaya, mga kaibigan, eh, pasensya na. Wala kang muwang dyan eh. Ako magpapaliwanag sa'yo. Oh, earlier, nauna rito, sinabi ng COA na yung joint venture agreement, yun nga yung binanggit natin kanina, ay disadvantageous sa Maynila for a ano raw, dahil sa, ano ba ang bigkas dyan? Ha? Myriad reasons, ayan. Ha? Ha? Myriad reasons, mga kaibigan, ibig sabihin nun eh, yung maramihan, ha? Including a 20% discount given to patients which the city is shouldering. Mga kaibigan, simula nang umupo, sabi nitong chief of staff ni Mayor Isko, tayo, wala, ano ha, kung merong hinanakit si Isko sa atin, eh, wala na tayo ron. Basta tayo, ay kita ninyo, sino ang lumalabas na vindicated ngayon? Ako. Bakit? Eh, ito, katibayan eh. Bukas, ipopost ko sa Facebook itong isinulat kong column tungkol dito at saka kasama itong istoryang ito. O, ngayon, ito, hindi nagbayad ang Manila LGU sa Hemor Dialysis Supplies. Diba sabi nila si Isko raw ang nagpa-imbestiga pa rito eh, ang humiling sa COA, imbestigahan. Hemor Dialysis Supplies, mga kaibigan, kaya naka-hold ito, sabi ni Chavez. Hindi kayo masyadong ano eh, nagsasabi ng buong katotohanan. Ha? Mga kaibigan, bakit? Eh, ito, tuloy muna natin, ha? Manila LGU under Mayor Isko is not enforcing it. Hindi raw pinatutupad yung pagbabayad. It was the Manila LGU under Mayor Isko that requested COA to conduct a special audit. Sila raw ang humiling na ipa-audit itong kasunduan nitong private company
na binatikos natin 7 years ago nung magsimulang lagdaan niyang kontratang yan. Yan ang lumabas, ha? Disadvantageous nga. According o ayon sa COA, sa audit ng COA, it reviewed the joint venture, ni-review nila yung agreement, kasunduan, to check whether the 15-year deal that Manila's past administration inked with BBAPI was in accordance with existing laws. Pinag-aralan kung yung pinirma na yan ay alinsunod sa umiiral na batas. Yung kumpanyang yan ay pinili na magtayo, mamahala at mag-operate ng bagong dialysis center sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center by the past administration. Ang tinutukoy dito si ERAP, siya mayor noon eh, 2014. However, sabi ng COA, there are no provisions that are unclear and maybe disadvantageous to the city government. Oh, there are provisions that are unclear. Marami raw provision na hindi maliwanag. At posibleng lugi sa ang siyudad ng Maynila. In one case, halimbawa, Anya, sabi ng COA, the agreement that GABMCC would offer a 20% discount to patients under BBAPI's program is problematic as the district hospital is a service-oriented institution, not one that looks for profit. Paano nga namang mag-o-offer ang city government ng 20% discount sa pasyente magpapagamot dito? Samantalang, libre yan eh. Ano i-discount mo kung walang bayad? Di ba? Yun ang ibig sabihin nun, libre yan. Hindi yan negosyo, yung hospital na yan. Yan eh, service-oriented. Ibig sabihin, libre yan. Yan talaga ang itinatag ni Lim, yung libreng hospital sa Maynila. 6 yan eh, mga kaibigan eh. But the bigger problem, pero ang mas malaking problema, sabi dito, na natuklasan ng COA, was that BBAPI does not have a mechanism that allows the discount to be passed on to patients. Paano mo gagawin yon? Di ba? Which means that only BBAPI is benefiting from the discounts as the city government will shoulder or still shoulders 100% of the fees. Eh, ibig sabihin yan, ano yan? Double jeopardy, mga kaibigan. Ha? Pinababayaran nila sa City of Manila na pinalalabas nila nakalibre pa ng 20%. Pero sinisingil nila ang Maynila, binibiling nila sa mga sinasabi nilang pinagamot. Eto ha, alam nyo, ang dapat silipin dito ng COA, yung PhilHealth. Oh, mga kaibigan, isa pa yan. Hindi ba posibleng itong mga ginagamot ng dialysis dyan ay ikinukolekta rin ng kumpanyang ito sa PhilHealth? Di ba nagkakaso na yung kumpanyang yan? Napalatala na sa dyaryo yan eh, kamakailan lang eh. Oh, mga kaibigan, similarly, Chavez said that the local government did not enforce the 75-25 sharing scheme where the city would have to shoulder, etc., etc. Ito ngayon, pinalalabas nila na ganyan. Ito masasabi ko dun sa chief of staff ni Isko Morenong si Chavez na hindi taga Maynila. Dahil isinulat ko to sa ating column, anong taon ito? Ito, pecha, March 23,
2015, ang pamagat ng column natin, binusabos ang Manileño. Ha? Nabukas ay ipopost natin ito. Kasi ito, mga kaibigan, naglagay ang City of Manila, nagkaroon ng project na pagnanakawan si ERAP, yung orange card at PhilHealth. Orange card. Yung orange card, kinopya ni ERAP sa yellow card yata ng Makati. Diba? Sa Makati meron yan eh. Kailangan, para nga makapagpagamot ng libre, bibigyan ka nun. So pag hindi ka niya butante, wala ka nun. Ngayon, itong health card na ito ni ERAP, mga kaibigan, ba't kailangan mong ibigay? Eh si Mayor Lim nga itinatag yan na basta taga Maynila, libre lahat yan. Hindi lang taga Maynila, kundi wala kayong tatanggihang pasyente kahit taga ibang lugar yan. At nagpagamot yan, kinakailangan gamutin ninyo. Oh, hindi ho ba? Kailangan iligtas mo eh, pasyente. Oh, mga kaibigan, ERAP ang Vice Mayor po si Yorme. Pinasa nila yung Ordinance 8331. Mga kaibigan, ano yun? Tinaasan ng buwis sa Maynila. Para daw, ang justification ay makapaningil ng pambayad para libreng serbisyo raw ng ospital. Eh, kay Mayor Lim, hindi naman tinataas ang buwis eh. Alam nyo kay Mayor Lim ha, nung nakabalik siya 2007, mataas ang buwis sa Maynila dahil tinaas niya tsensya. Dinimanda nga siya tsensya eh, ng mga kumpanya. May mga nagdemanda kaya tsensya, tinaas niya ang buwis sa Maynila. Nung makabalik si Mayor Lim, ipinabalik ni Lim ang presyo ng buwis sa Maynila nung 90s, nung una siyang manungkulang mayor. Kung ano yung bayad sa buwis noon, nung 90s, yun din, ibinalik niya dun sa halagang yun. Ganun pa man, hindi siya nag-imbento ng anumang pondo na pagkukunan para ipatupad yung libreng ospital. Kaya natin to binanatan eh, mga kaibigan eh. Sapagkat ito ay kinakatwiran, tinaas ang buwis para daw pambayad sa ano, panggasto sa libreng serbisyo. Eh ba't napatakbo ni Lim yan? De, pag nanakaw yan, yan ang totoo dyan. Kung pinakinggan tayo nun, di, hindi sana. Kinwestiyon natin yan eh, yung pagkasunduan na yan. Ha? Dyan sa dialysis center na itinayo ng B. Brown Medical Supplies Philippines Incorporated, isang kumpanyang pribado. Oh, bakit ang mga pasyente sa pampublikong ospital ay sinisingil ng bayad sa dialysis? Sisingilin eh. Bakit babayara? Sipin mo, magbabayad pa yung Maynila ha, sa kanila. Oh, eh kailangan dialysis machine. Di ba si Mayor Lim eh, merong dialysis program dyan sa Maynila, sa Santa Ana Hospital ito, mga kaibigan. May mga dialysis machine sa panahon ni Mayor Alfredo Lim. Nawala yan nung umupo si ERAP. Ninakaw. Para ma-justify nila na kumita sila sa pakikipagkontrata sa pribadong sektor. Yun ang justification. Nawala yung mga makina na yan. Hindi ba pina-account ni Isko? Pati yung i-donate dyan na bagong kwan, yung ano ba tawag mo ron? Yung isa, ipapasok ka ron. Ano tawag doon? Hindi X-ray eh. MRI. Ha? MRI, di ba? Mga kaibigan, mahal doon eh. Mahal yun eh. Pero dyan, libre. Lahat libre sa panahon ni Lim. Mga kaibigan. So madalit sabi, yan ang napapala. Eh kung tayo, pinakinggan lang ha? Sa radyo, dito rin eh. Yung panahon na yan, nandito tayo sa impilang ito eh. Oh, eh binabanata natin yan, hindi lang sa column natin, pati sa radyo. Hindi man sila kumikibo nun.
pinapaimbestiga nga natin sa COA, kaya mababasa ninyo yung aking column na yan na isinulat 2015 tsaka 2014. Meron din, ha, mga kaibigan. Ano ang mapapansin ninyo? Eh, yung pakikipagkasunduan na yon, covered yun eh, nung ordinansa na ipinansa ng City Council. Sino ba ang pinuno ng City Council nung maaprubahan yung pagtataas ng buwis sa Maynila? Hindi ba si Yorme? Kaya ikaw, Cesar Chavez, eh, magtanong ka muna para alam mo mga nangyari sa Maynila. Hindi puro kwentong barbero yan, umiimbento ka ng kwento. Bayan ko ay isa ang lahing, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, tayo po'y nag-overtime na. Babalik po tayo bukas, alas 10 ng gabi, sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At sa ating pong FB Live, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi o yumaga! Christopher Lloyd Laulaw. Ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ko'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoo.